Sabihin mo sa kanya, katatapos lang ng anniversary, ginamit ako ng dakila ng Panginoon.
Tapos nagpapapansin ka. Amen. Kaya huwag niyo pong pansinin, ilubing niyo po ng buhay. Amen. Amen. Sige po, isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. At ang kita mo na hindi lamang sa ating mga buhay, sa buhay ng mga Kristiyano, si Satan nagpapapansin. Hindi lamang po sa ating iglesia, sa ating ministeryo, sa ating pamilya, makikita niyo po na si Satan ay gumagawa kumikilos in all his might and power because he knows that his days are numbered. Amen? His days are numbered. Ibig sabihin, konting-konting panahon na lang ang natitira sa kanya. Kaya double time siya. Amen? Kaya po ang bansa natin, patuloy niyang kung paano kumikilos ang Panginoon, gumagalaw ang Panginoon, ililinis, nililiglig ng Panginoon, parang winnowing time. Alam niyo po yung winnowing pag nag-ano kayo ng bigas, nagtatahip, yung mga laking probinsya dito, di ba? Tinatahipan natin yung bigas kasi ang daming ipa, daming dumi. Amen? Ayaw nating masali yon pag sinaing natin yung bigas. Kaya ginagawa natin, nililinis natin. Ganon din po ang Diyos. We are in the winnowing time. We are in the winnowing period. Nagtatahit na ang Panginoon. Lahat ng dapat liparin, liparin na. Lahat ng dapat ligligin, ligligin na. Lahat ng dapat malaglag, malaglag na. Amen? Kapag yung puno, nilaglag mo yan, yung mga hindi nakakapit na mga bunga niyan o mga dahon o mga sanga, hindi siya naka-engraft, hindi siya matatag na nakadikit sa kanyang mother na puno, ano pong mangyayari sa kanila? Mamamatay, malalaglag. Amen? Kaya I truly believe in my heart, looking at the current events, kung titingnan nyo ang mga nagaganap sa paligid, present current events, all of these things, all of these events lead to one thing. Lead to one thing, and that is the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Darating na po si Jesus Christ. Amen? Kalapitin mo yung katabi mo. And so, if you lose sight of that truth, nalilihis ka. Kapag hindi ito ang gumigiya sa buhay mo, kapag hindi ito ang nagiging guiding light ng buhay mo, yung pagdating ng Panginoong Jesus, it is an imminent coming. Ibig sabihin, imminent, malapit, na malapit, na malapit na. Amen? And all roads, amen, lead to the second coming of the Lord. All current events, lahat ng nangyayari sa paligid natin, manood ka ng CNN, BBC, local and international news, ang nangyayari po sa mundo natin, sa buong earth, sa buong Pilipinas at sa buong daigdig, isa lang po ang tinuturo nito, malapit na talaga dumating si Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya po yung mga nagaganap ngayon, makikita po natin, akala natin, we are in the, parang safe zone tayo. Kasi yung ISIS, doon lang yan sa Syria, o yung ISIS, doon lang yan sa ibang bansa. Amen? Pero kahit ang mga bansang France, ang mga bansang mga first world country na hindi mo akalaing papasukin ng terorismo, sila po ay nagiging biktima na rin. And recently, face to face si Satan ay kumilos din sa atin. Amen po ba? Yung nangyari sa Davao nitong mga nakalipas. And so, kung pwede po na pinapag-pray ninyo yung mga pamilya nyo, di ba? Pinapag-pray nyo, number one siguro yung mga mahal nyo sa buhay. Pero huwag nyo pong kalilimutan din na ipanalangin po ang ating bayan. Amen? Sapagkat pag pinanalangin natin ang ating bayan, kung ano yung nangyayari sa bayan natin, yun din yung mangyayari sa atin. If we pray for our nation, if we pray for our country, whatever happens to our country will affect us directly. Amen? Hindi mo pwede sabihin, ay, ayoko nga ipag-pray yung ano, wala naman pakialam dyan eh. That's a national issue. Wala naman pakialam sa bayan eh. Basta ako, yung lolo ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung anak ko, yung asawa ko, basta kami-kami lang. Amen? Hindi ko na ipapag-pray. Marami namang nananalangin sa bansa eh. Di ba? Dami namang mga intercessors, ang dami mga may burden sa bansa, kaya para sa atin, akala natin, pwede hindi na natin isama sa listahan ng mga panalangin natin. Pero hindi po, amen? Kapag pinagpala mo ang bansa mo, pagpapalain ka rin ng Diyos kasama nito. Amen? Kaya po ipanalangin natin siguro, nakita natin maraming naging biktima ng terorismo sa Mindanao at sa iba't ibang dako ng daigdig. Huwag po tayong maging walang pakialam. Amen? Tayo po ay makialam. Amen?
Kasi kay gusto man natin o hindi, bahagi po tayo, sabi nga ng ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di ba? Kahit na napakaliit na bahagi yan ng katawan mo, pag nasaktan yan, iindahin mo, aray, gaganon ka kaya. So kung ano man ang mangyari sa bansa natin, di mo sasabihin, wala kang pakialam. Amen? Masasaktan ka. You will be hurt. Amen? Dudugo ang puso mo para doon sa mga biktima na walang kamalay-malay, namamalengke lang, sinabugan. Amen? And these lawless people, at itong mga taong ito na pinakawalan ni Satan para gawin kung ano man yung pakana niya sa huling kapanahonan ito as a last salvo, last hurrah ng kanyang plano, amen, para dalhin ang marami sa kapahamakan, eh, alam na alam po namin natin na tayo ang merong magagawa. Amen? Ang mga Kristiyano ang merong magagawa. Hindi po ang mga Muslim, hindi po ang mga Katoliko, sapagkat the prayers of the righteous availeth much. Sino ang dinidinig ang panalangin? Sino? Yung po bang mga Katoliko na nakaluhod sa rebulto? Sino ang dinidinig ng Panginoon ang panalangin? Yung po bang mga kapatid nating Muslim na tatlong beses na tumutuwad sa bawat araw? Sila po ba ang pinapakinggan ng Diyos? Hindi! Sino ang pinapakinggan ng Diyos? Ang mga Kristiyano, tayo po yun. Eh, ang mahirap, tayo mga Kristiyano, ang walang pakialam. Amen? Christians are so apathetic. Alam niyo po yun, apathetic? Opposite ng sympathetic. Pag sympathetic ka, nagsisimpatiya ka. May pakialam ka. Pag napanood mo na merong namatay, may nasabugan na bomba, dumudugo yung puso mo at wala kang magagawa kundi umiyak, lumuhod sa Panginoon at ipanalangin ang bansa mo. Amen? Pero ang malungkot nga po, kung sino pa yung merong access sa kalangitan, kung sino pa yung merong access sa panalangin na alam na alam mong bubukas ang Diyos kapag ikaw ang nanalangin, sapagkat ikaw ang anak ng Diyos, sapagkat ikaw ang Kristiyano, eh, ang mga Kristiyano pa po ang walang panahong manalangin. Amen? So ano po ang gusto pa iparating ng ating Panginoon sa atin? Ito na po ang panahon na tayong mga Kristiyano ay makialam. Na tayong mga Kristiyano ay tingnan po natin kung anong nangyayari sa paligid natin. Magkaroon po tayo ng burden and let us bend down on our knees and pray for our nation. Amen? At yan po yung aking, yun po yung binigay sa akin ng Lord. Kagabi, habang ako ay nananalangin, Lord, ano po bang mensahe mo? Nang nalaman ko na may nangyari sa Davao, akala ko, simpleng pagsabog lang. And I never realized that ganun katindi yung ano niya. Ganun katindi yung naging resulta pala. Ang dami palang namatay. Sabi ko, hindi ito ordinaryo. Alam na alam mong gawa ni Satan. Amen? At hindi ka mapakali eh. May gigil eh, di ba? May gigil eh. Kasi alam mo, may magagawa ka. Kaya-kaya mo eh. Kaya-kaya mo si Satan, di ba? Kasi anak ka ng Diyos, you have the name that is above every name. Kaya ang lakas ang rema ng Jesus kanina. Because at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that He is Lord. Amen? Mas malakas pa sa atomic bomb na pinagsama-sama sa buong daigdig ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus ang makakasugpo, makakapuksa sa lahat ng mga pinakawalan ng kaaway. Kaya lang ang problema, yung mga may tangan ng pangalan ni Jesus, yung mga may alam na ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas sa lahat ng pangalan, pinakamakapangyarihan sa lahat ng pangalan, eh walang pakialam. Amen? Kaya kung tayo'y gustong gisingin ng Panginoon, kasi walang ibang magliligtas ng bayan ito, kundi tayo. Amen? Hindi po ang mga nakaabito, hindi po ang mga nakaturban, hindi po ang kung sino-sinong tao at may relisyon. Ang mga Kristiyano. Amen? Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, ikaw at ako. We have the key. Tayo po ang merong kapangyarihan na gawin iyon. Kaya po, ang binigay sa akin ng Lord habang nagko-quiet time ako, itong Isaiah 59. Alam ko, alam na alam niyo po ito eh. Sabi po dito sa Isaiah 59 verses 1 hanggang 4. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities
have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are stained with blood. Ang mga kamay niyo ay naliligo ng dugo. Your lips have spoken lies, and your tongue mutters wicked things. No one calls for justice. No one pleads his case with guilty or with integrity. They rely on empty arguments and speak lies. They conceive trouble and give birth to the evil one. They hatch their eggs of vipers and spin a spider's web. Whoever eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched. Their cobwebs are useless for clothing. They cannot cover themselves with what they make. Their deeds are evil deeds, and their acts of violence are in their hands. Hindi niyo po ba napapansin na ang violence ay nag-i-increase every day? May violence na noon. Pero kakaiba po yung violence na nangyayari ngayon, yung magnitude niya, yung frequency niya, yung kung gaano ito katindi, na parang manok na lang yung buhay, parang hindi nga manok eh, parang uod na lang na ganyanin mo lang, wala na. You don't even, wala nang respeto sa buhay. Amen? Magnitude. Frequency, gaano ito kadalas. Amen? Kung titingnan niyo po at nanonood kayo ng international news, grabe po yung mga terrorist act na nangyayari. Violence. Sabihin nga ho natin lahat, violence. Nagiging mas violente na po ang ating mundo. At yung magnitude and frequency niya ay hindi po ordinaryo. Okay, sabi po doon, their feet rush into sin. They are swift to shed innocent blood. Innocent blood. Amen? Yung mga inosenteng namamalengke lang, wala namang kinalaman, sila yung nangamamatay. Amen? Yung mga sumakay lang ng tren. Amen? Pupunta lang sa trabaho. Wala naman siyang alam na kasalanan sa mundo, sa gobyerno. Siya isang matahimik, masunuring mamamayan. Pero sila po yung mga nagiging biktimang nasasabugan sa mga tren, sa mga palengke, sa mga mataong lugar, sa mga bus terminals. They are innocent bloods. Amen? Yung po, sinasabi ng Bible, nangyayari Isaiah 59. Kailan sinulat ang Isaiah? Hundreds and hundreds of years ago. Pero yung truth at revelation niya hanggang ngayon ay applicable. Kaya kung binabasa ko ito, umiiyak ako, Lord, ito yung nangyayari sa bayan namin. Amen? Ito po yung nangyayari sa mundo ngayon. This is so prophetic. Amen? Yun po tayo eh. Kung ano po yung nangyayari sa mundo natin, pinapahayag ng Panginoon sa atin para hindi tayo mga walang pakialam, kundi tayo po ay makialam. Amen? Sapagkat nasa atin nga po yung access eh. Sa atin po yung opportunity and privilege and kakayanan para amen, solusyonan po yung mga nangyayari. Ayan. Kung tutuloy po natin, sabi ganun, the way of peace, they do not know. Meron pa bang peace ngayon? What is peace? Hindi mo natin alam kung meron pa nga bang peace eh. Because there is no peace. Sabi nila, meron silang mga peace talks, di ba? Si President Duterte, lahat ng paraan ginagawa niya, inaabot niya yung mga komunista, inaabot niya yung mga separatists sa Mindanao, inaabot niya lahat. At sabi niya, umupo tayo at mag-usap. Let us have a peace dialogue or peace talks. Pero wala rin, di ba? Ang dami na kayang peace talks na naganap, ang dami ng presidente yung nananawagan ng peace talks, pero asan po yung peace talks? Hanggang ngayon, nagpapatayan po yung mga tao sa Mindanao. Amen? Tuloy po natin. Sabi doon, they have turned them into crooked roads. No one walks in them. No one knows peace anymore. No one knows peace anymore. Wala na pong kapayapaan. So, justice is far from us, and righteousness does not reach us. We look for light, but all is darkness. The brightness, but we walk in deep shadows. Like the blind, we grope along the wall. Para daw po tayong mga bulag na naglalakad sa kadiliman. We walk, we grope along the wall, feeling our way like men without eyes. At midday, we stumble as if it were twilight. Among the strong, we are like the dead. We all growl like bears. We moan mournfully like doves. We look for justice, but find none. We look for deliverance, but it is far away. For our offenses are many in your sight. Our sins testify against us.
Our offenses are ever with us, and we acknowledge our iniquities. Ang sabi nitong propeta nito, naghahanap kami ng brightness, pero it's all darkness. Naghahanap kami ng peace, pero walang peace. Bakit? Ang sagot, alam ni propeta Isaiah, sa verse 12, because our offenses are many in your sight. Sapagkat napakalaki ng aming kasalanan. Kitang-kita mo, malinaw pa sa sikat ng araw. Our offenses, our sins are many in your sight. Ang sabi po ni Prophet Isaiah. And our sins testify against us. Our offenses are ever with us. And so we acknowledge our iniquities. Rebellion, treachery against you, Lord. Turning our backs on our God. Fomenting oppressions and rebellion. Uttering lies. Yan, uttering lies. Puro kasinungalingan. Our hearts have conceived. And so justice is driven back. And righteousness stands at a distance. Truth has stumbled in the streets. Yun daw, truth daw po ay parang sinisipa-sipa na lang sa kalsada. Parang basura na hindi pinapansin. Sinisipa-sipa na lang. Amen? That's how people regard truth anymore. Why? Because lies and deception is what is rampant. Ang truth, parang basura na lang daw na nag-i-stumble sa kalsada, sa road. Amen? At ang namamayani raw po ay lies and deception. And so, sabi ganun, justice is driven back and righteousness stands at a distance. Truth has stumbled in the street. Honesty cannot enter. Hindi raw po makapasok ang katotohanan. Honesty, ano bang honesty? Hindi na alam ito ng mga Pilipino. The virtue of honesty. Why? Because everywhere there's lie. Everywhere there is untruthfulness. Dishonesty. Ang younger generation, pag tinanong mo sa kanila, ano ang honesty? Ano yun? Kasi hindi na nila nakikita yun eh. Hindi na nila nararamdaman yun. Pag tinanong mo sa kanila, ang honesty is, dati ang pinaka-favorite nating honesty is the best policy, di ba? Mga motto natin na nakalagay sa mga eskwelahan natin, pag meron tayong nilalagay na mga set of officers na sa baba, motto, di ba? Honesty is the best policy. Ay, hindi na po makatotohanan ngayon yan. Sa panahong ito, honesty is not the best policy. Tumingin ka sa mga politiko, wala na po ang value and virtue of honesty. Dishonesty meron. Amen? Wala na po ang virtue of honesty because, ano po, garapalan, ninanakaw nila yung, ano natin, yung taxes natin, garapalan. Binibuild nila ng mga mansion nila, binibili ng mga sasakyan nila. Amen? But, eto, ituloy po natin. And, grabe, no? Nung panahon ni Isaiah, existent na pala itong mga to. And so, truth has stumbled in the street. Honesty cannot enter. Truth is nowhere to be found. Hello? Katotohanan, nasaan ka? Sabi po, nowhere to be found. Hindi po mahanap. Amen? Kasi ang naghahari ay kasinungalingan. Nawawala po yung katotohanan. Truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes a prey. At kung sino pa yung ayaw ng ano, kung sino yung ayaw ng evil, sila pa yung parang masama. Parang pag ikaw nanindigan sa katotohanan, ikaw ang minority. Pag ikaw nanindigan sa katotohanan, ikaw pa yung iismiran. Pag ikaw nanindigan sa katotohanan, parang ikaw yung may kasalanan. Baliktad na yan, di ba? Ngayon, yung mga gumagawa ng mga immoral, sila yung nasa limelight, sila yung nagbo-broadcast. Sila yung akala mo, tama yung ginagawa. Tapos yung mga gumagawa ng katotohanan, gumagawa ng truth, gumagawa ng righteousness, sila pa yung parang minority. Bigyan ko kayo ng example. Si Pacquiao, nung siya ay nanindigan against sa same-sex marriage, meron siyang 5 million followers sa Twitter. Nung siya ay nanindigan against same-sex marriage, yung 5 million niya naging 5,000. Iiwanan siya ng mga tao. Kasi gusto lang ng mga tao yung popularity. Amen? Sakay sa popularity. Sakay sa fame. Sakay sa money. Sakay sa... Ganon. Pero kapag usapan, katotohanan na, paninindigan na, katuwiran na, ay wala, iwanan na tayo dyan. Kanya-kanya na tayo dyan. Amen? At para bagang si Mr. Pacquiao pa ang may kasalanan. Diba? Baliktad na po ang mundo.
kung sino yung nag-preach ng truth, kung sino yung nag-preach ng righteousness, sila pa yung parang mali. Amen? Kasi ang gagaling nilang mag-compose sa media. Ang gagaling nilang magsalita sa media. Amen? They are trying, ang tawag dito, they are trying to distort the truth. Amen? They are trying to suppress the truth. But, the truth, sabi nga ng Bible, shall set us free. So, truth is nowhere to be found. Verse 15. And whoever shuns evil becomes prey. Sino man daw ang mag-shun ng evil, sino man ang ayaw gumawa ng kasalanan, siya yung parang weak na nagiging, na dinidevour ng majority. Kinukuyog. Amen? Kinukuyog ka. Kasi ikaw yung nanindigan sa katotohanan. Pag nanindigan ka na, ala, hindi pwede mag-asawa yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mga hayop lang gumagawa yun. Tama naman si Mr. Pacquiao, di ba? Mga hayop lang. Buti pa nga mga hayop dahil nakaka-recognize ng male and female mate. Sabi ni Manny, tama naman yung sinabi niya, di ba? Aba, ang dami na-offend. Ang dami na-offend. Lahat ng mga taong na-offend. Kinuuyog siya sa Twitter, kinuuyog siya sa social media. Para ngayong si Mr. Pacquiao pagmali, anong ginawa niya? Ang boy, nagpa-dinner. Tinawag lahat. Amen? Tumiklop din ng konti eh. Si Manny, eh, kasi tatakbo siya ng election noon eh. Tumiklop din ng konti. Pero purihin ng Panginoon kahit papaano, naibigay na niya yung dapat ng bitawang bomba sa Pilipinas. Ako kaya yung magsalita nun, may makikinig sa akin. Sabi nila, ay si Pacquiao, ano yan? Ah, compromiser yan. Ganyan-ganyan. Ako, compromiser din siya minsan eh. Pero pasalamat na rin ako kasi ni-raise siya ng Lord. Kasi pag si Pacquiao ang nagsalita, makikinig ang buong Pilipinas. Amen! Pacquiao yan eh, champion yan eh, boxer yan eh. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Iba nga, ina-idolize siya eh. Kulang na lang gawan siya ng revolto eh. Kaya pag nagsalita siya, makikinig ang Pilipinas. Makikinig ang Pilipino. Eh at sinabi niya, offensive sa marami. Pero wala na siyang pakialam. Basta sinabi na niya. Amen? Amen? At ako rin, sabi ko, Lord, maraming mga kakulangan tong taong to. Pero salamat kasi ginamit mo yung tinig niya. Ay, ako isang maliit na tinig lang ako. Kahit na mag-post ako ng 1,000,000 sa Facebook, walang papansin sa akin. Amen? Walang papansin sa akin. Kahit mag-post ako ng mag-post pa ulit-ulit sa Twitter o sa Instagram o ano man yung mga social media na yan, nobody will mind me. Amen? But just one word, binagsak niya. Bomba. Amen? Nabulabog buong Pilipinas. Amen? At siya po ay pinakinggan at inatake. Amen? Kinuyog kaya siya. 5,000,000, naging 5,000 yung followers niya sa Twitter. Amen? Doon nagkakakilanan. At nalungkot din ako, Lord, talagang Pilipinas talaga, yung pabagsak ang moralidad. Pabagsak. Kasi ibig sabihin, dami nang gusto ng same-sex marriage, di ba? Gusto na talaga ang mag-asawa. Tapos ngayon, yung mga nakalagay sa pwesto rin, mga ganun ng advocacy. Di ba? So, ang... Amen. Sige po. Baka maglitan niya pa ako. Tuloy natin. Instead of... Yan. The Lord looked and was displeased and there was no justice. He saw that there was no one. He was appalled that there was no one to intervene. Tumingin daw ang Panginoon sa kalupaan. At siya appalled. Alam niyo po yung appalled? Masyadong mabigat tong word na ito eh. Siya ay nasuklam, namuhi. Hindi niya nagustuhan. Why? Because there was no one to intervene. Wala raw pong namamagitan. Wala man lang nakita ang Panginoon na isang lumuluhod para sa kanyang sa bayan. Na kung saan ang unrighteousness, ang truth, ang dishonesty, ang lawlessness, ang bloodshed ay namamayani. And God looked and saw no one to intervene. So His own arm worked salvation for Him. Buti na lang ang Diyos, Diyos pa rin. Na kahit wala, hindi na kailangan ng tulong natin. Although binigyan niya tayo ng privilegyong maging katuwang niya through intercession and prayer. But whether we do our role, our part or not, God in His mighty sovereignty and wisdom will still do what He wills for this nation. Tayo man ay manalangin o hindi, gawin man natin yung responsibilidad natin o hindi, wala, God doesn't care. Amen. Whether you
choose to intervene or not, God will not care because God is God. Amen? At ang sabi niya, so his own arm worked salvation for him and his own righteousness sustained him. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi humihina ang kanyang power. Kaya manalangin tayo o hindi, kigawin natin yung role natin o hindi. And so, God says, he put on his righteousness as his breastplate and the helmet of salvation. Nasa Ephesians 6 din ito. The helmet of salvation on his head. He put on his garments of vengeance and wrapped himself in zeal as in a cloak according to what they have done. So, he will repay. He will repay wrath to his enemies, the retribution to his foes. He will repay the islands their due. From the west, the men will fear the name of the Lord, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood, and the breath of the Lord drives along. The Redeemer will come. Sino po yung Redeemer? Si Jesus Christ, yung ini-enthrone natin, yung pinaproclaim natin, yung sinasamba natin, yung pinapaniwalaan natin. The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins, declares the Lord. And so as for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit who is in you, and my words that I have put in your mouth, I will not depart from your mouth, or from the mouths of your children, or from the mouths of their descendants, from this time forth and forever, says the Lord. Kung babasahin niyo pa po yung Isaiah 60, grabe rin yung revelation dyan, yung glory ng Panginoon, yung nakalaang glory ng Panginoon. Pero that's for another preaching na naman. Pero yung Isaiah 59, kung sinasabi ng Lord, ito yung kalagayan ng bansa natin. It is full of lawlessness. There is no justice. There is no truth. There is dishonesty. Pumunta po kayo doon sa probinsya namin, yung mga tao doon, yung mga politiko, ang kapal ng mukha. Amen. Isang taon pa lang sa pwesto, may mansyon na. Isang taon pa lang sa pwesto, lima na ang sasakyan. Kung hindi ba naman kakapalan ng mukha yun. Nakita ko yung bahay na nun, parang kubo lang eh. Sa susunod na pagbalik ko, mansyon na. Saan na kinuha yung pinapagawa yung mansyon niya? 20 mil lang ang sweldo niya. Third class municipality yung aming bayan. Amen. Pasensya na po kayo ha. Kasi po, minsan yung this is righteous indignation. Amen. Yung puso mo na nagagalit, hindi, kasi may pakialam ako. Kasi nakikita ko yung ang dami pong mahihirap doon sa bayan namin, yung mga ita, mga walang kabuhayan, pupunta doon sa tindahan namin, meron silang mga pugo, tapos ipapalit nila ng asukal, ng kape, meron lang silang makain araw-araw. Ibig ko sabihin, ang mga ita, sila yung mga urid na natin, pinag-aaralan natin sila sa araling panlipunan, di ba? Meron pa po kami mga ita sa bansa namin, siguro kayo hindi pa nakakita ng mga ita, pero doon sa amin, meron pa kami mga ita, sila yung mga urid na mga residente ng Pilipinas, ha? Pero hindi man lang sila kinakalingan ng gobyerno. Hindi man lang sila binibigyan ng kabuhayan ng gobyerno. Hindi man lang sila pinapahalagahan. Mga treasure sila. Pinag-aaralan, sabi ko nga sa mga anak ko nung unang bakasyon nila doon, yan yung pinag-aaralan nyo, yung mga ninuno, di ba? Mga ninuno, ita, mga Malay, mga Indones. Mapalad kayo, nakakita kayo ng mga tunay na ita. Nangangaroling pag December. Yun ang gustong-gusto nila pag Pasko. Kasi lahat ng bahay pinupuntahan nila, makatanggap lang sila ng piso, 5 piso, masaya na sila. At dumudugo yung puso ko kasi kako, ito yung mga urig na Pilipino, hindi man lang kalingain ng gobyerno. Tapos yung mga politiko namin, naggagandahan yung mga bayan, nagtataasan, naglalakihan. Amen? Yung mga anak nila, nagpupunta sa mga ibang bansa, kung mag-abroad. Amen? Paano sa nila kinukuha yung mga ginagamit nilang pang-sustento ng mga layaw at luho nila? Amen po ba? Sabi ko, tinanong ko, magkano sweldo ng isang politiko dito? Third class or fourth class municipality nga yata yung amin. Siguro mataas lang ng 5,000 sa mga konsehal. Ay, ang mga konsehal, 20 mil eh. Eh di mga 5 mil lang yung may mayor. Amen. Sa isang buwan. Amen. 25 mil, napakaliit nun. Hindi makakapagpatayo yun ng mansyon. Hindi yung makakabili ng 1 million na
mga luxury na sasakyan. Amen? Dishonesty. Sinasabi ng Isaiah 59. Amen? Sabi nga nila, sabi, bakit hindi ka ano? Kasi nakikita mo naman yung mga ano eh. Bakit hindi ka tumakbong politiko? Sabi nila sa akin. Kinukumbinsin nila ako, kinukulit, pinipilit. Bakit daw hindi ako umuwi at tumakbong politiko? Kasi ako'y nakakita eh, ng burden. Ako'y nakakita. Sabi ko, hindi ako tinawag dyan eh. Baka makikipag-away lang ako pag dyan ako napunta. Amen? Kasi hindi ako mananahimik. Hindi ako mananahimik. At yung mga hindi nananahimik, nililigpit eh. Amen? Nawawala na lang parang bula. Natakot nga ako sa kapatid ko eh. Kaya ngayon, pasalamat ako, wala na siya sa politika. Kasi pag nagsalita ka at hindi ka nanahimik, eh, abangan mo na. Amen? So, ganun po, dishonesty, sabi ni Prophet Isaiah. At doon po sa Mindanao is, ano, bloodshed. Dugo. Bumabalot sa kanilang mga kamay. And they don't have respect for life. Amen? Wala silang paggalang sa buhay. Ganun na lang, parang manok yung patayin nila. Bakit masyadong maano sa dibdib ko yun? Kasi mga kamag-anak ko po mismo nakaranas nito doon sa Mindanao. Meron akong mga tiyuhin at tiyahin na nasa isang Christian community sila. Pero neighbor sila sa mga kapatid natin, mga Muslim. Noong kasagsagan ng laban ng Kristiyano at Muslim sa Mindanao, meron po silang magandang buhay. Sila po ay nagtitinda ng mga traktor, yung mga ganyan, yung mga ano. Kaya magandang kabuhay nila. Isang araw, nilooban sila ng mga rebelding Muslim. Pinasok sila sa bahay. Tapos, pinagbabaril sila ng walang kadahilanan. Yung uncle ko, yung asawa niya, at yung at baby nila, nakataka sila kasi nakagabi eh. Nakataka sila sa likod ng bahay. Tapos tumakbo raw sila ng tumakbo dun sa pilapil. Tapos nakakita sila ng tulay, nagtago sila dun sa tulay. So akala nila safe na sila, pero lahat ng mga nasa bahay, yung mga lola ko, yung mga katulong nila, lahat, mga boy nila, lahat minasaker. In other words, minasaker, namatay po silang lahat. So akala nung mong tito ko at saka tita ko, ligtas na sila at saka isang baby nila. Nandun po sila sa ilalim ng tulay, nanginginig sila. Pero yung baby, nagutom yata, umiyak. Narinig ngayon na mayroon pang doong tao na nasa sa ilalim ng tulay. Nang narinig yung iyak, kasi hindi nila mapatigil yung iyak, pinuntahan po nila. At hindi rin po sila. Buntis pa yung auntie ko noon. Meron silang baby na 3 taong gulang at buntis siya. Hindi pa niya naibabanganak. Pagkakita sa kanila doon sa ilalim ng tulay, binanatan, minasakal din, patay din. Yung auntie ko na buntis, yung baby nila na 3 taong gulang, at yung uncle ko. Anong kasalanan nila, di ba? Wala silang kasalanan. Sila ay isang masunuring mamamayan, naghahanap buhay ng marangal para sa kanilang panabukasan, para sa kanilang pamilya. Pero maraming tao, ayaw nilang pag nakikitang umaangat ang iba. Gusto nila, kasama na rin nilang bumagsak. And this is such, eto po ay napakarampant po, di ba? Marahil huwag na natin balikan yung nangyari sa mga auntie ko. Pero kahit ngayon, di ba? Meron talagang mga tao, pag ikaw ay pinapagpala, nabibless, kinadiinggitan ka, sa halip na matuwa para sa'yo, may iinggit para sa'yo, at ang gagawin, sisirain ka. Diba? Yan. Sa eskwelahan, kapag nag-excel ka, kapag ikaw ay magaling at nag-excel ka, sa halip na matuwa para sa'yo, ang gagawin, sisirain ka. Sisirain ka kay teacher, sisirain ka sa mga classmates mo, para walang makinig sa'yo. O, yung iba nakaka-relate. Amen. Nung nag-aaral ako, yung mga nanay lumalapit sa akin, tapos sabi, uy, ikaw, bakit ginagawin? Natatawa ko, mga nanay, parang mga immature. Inaaway ako. Kasi raw, ba't tinatalo ko raw yung mga anak nila sa eskwelahan. Kaya pag umuwi ako ng hapon, nagugulat ako, bigla na lang may isang nanay na lalapit sa akin, tapos dinuduro-duro ako, bakit daw tinalo ko yung anak niya sa ganito, ganyan-ganyan. Amen? Napakalikas po kasi sa tao na sa halip na matuwa para sa, you know, sa pag-angat ng kapwa niya, hindi. Amen? Papasok inggit. Kaya ang gagawin, sa halip na, uy,
pinapagpala ka, nakakatuwa ka naman, hindi. Ang gagawin, sisirain. Amen? Ibabagsak. Amen? Bloodshed, dishonesty, at lies and deception. Ito po yung kalagayan ng ating bayan na yun. And God is looking. Sabi nga doon kanina ni Isaiah 59, and God looked upon the land and found no one. Hello? Bakit kaya he found no one? Eh kasi busy-busy eh. Busy-busyhan. Maraming Kristiyano dahil pinagkakaabalahan. Tambak yung labada. Amen? Busy sa negosyo. Busy sa chismis. Busy sa maraming bagay. Pero hindi busy sa Panginoon. And so when God looked upon the land, He found no one. Wala talaga kahit isa. Grabe, sa dami ng milyong Pilipinong Kristiyano, wala natagpuan ng Panginoon. Amen? Pero sa iglesia nito, may matatagpuan ng Panginoon. Amen? 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 Because God is awakening us. Amen? Ginigising ng Lord yung mga puso natin na walang pakialam. Amen? Ginigising ng Panginoon yung mga puso natin na walang burden, merong apathy, hindi sympathy. Amen? Ginigising ng Panginoon yung mga puso natin na bisibisihan sa maraming bagay. At ang nais ng Panginoon, anak, dito ka lang, focus ka lang. Dami mong mga distraction. Dami mong mga pinagkakabalahan. Amen? Pero this is what is most important. Amen? One thing I desire, that I may dwell in the house of the Lord forever. Naway, ganun po yung maging desire natin. Dami nating gusto eh. Dami nating desire sa buhay. Dami nating ambisyon. Dami nating pangarap. Dami nating gusto. Amen? Pero hindi natin ginugusto kung ano yung gusto ng Panginoon. Hello? Hindi natin pinapangarap kung ano yung pangarap ng Panginoon. Maganda po lahat siguro yung mga pangarap na yan. Pero nasaan si Lord dyan? Amen? Nasaan ang Panginoon dyan sa mga pangarap na yan? Nasaan ang Panginoon sa mga planong yan? Amen? And God looked at the land and found no one. Amen? Pero nawa po, pagkatapos po ng aral na ito, at tumingin ang Panginoon muli, meron po siyang makita ang konting pag-asa na meron pong mga taong may pakialam. May puso para manalangin. May puso para magkaroon ng burden. Amen? Na mag-intercede, manalangin. Hindi tatanggapin na lang na ganun na lang. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Amen? Kundi, sa isang punto ng buhay nila, magde-decision sila, meron silang gagawin. Meron silang gagawin at yun ay ang manalangin. Amen? At lagi po natin itong iisipin. Lagi naman tayo, di ba? Ako nga ngayon ako nag-preach na bayan naman eh. Kasi lagi mini-minister ng Lord sa atin, yung mga personal needs natin, di ba? Tuwing Linggo, mini-meet tayo ng Panginoon. Pag meron tayong mga heartache, meron tayong mga sickness and disease, pinapagaling tayo ng Panginoon. Amen? Ang gusto naman ng Lord, anak, level up naman ng konti. Amen? Iwanan mo naman yung sarili mo. Amen? Tumingin ka naman sa iba. Sa pangangailangan ng iba, sa pangangailangan ng bayan mo, sa pangangailangan ng Pilipinas. Sapagkat ang Pilipinas ngayon ay inaayos ng Panginoon. Amen? Hindi aksidente kung bakit nailugar si Presidente Duterte. Siya lang ang naglakas loob na pangalanan ng mga general, ng mga drug lords. Siya lang ang naglakas loob na pangalanan ng mga politiko, ng mga protector ng drug syndicates. Amen? Walang nakagawa niyan. And so, I believe he must have been raised by God. And honestly, hindi ako ano nung una eh. Hindi ako believe nung una eh. Amen? Pero sa puntong yon, na-bless ako. Kasi Lord, sabi ko, walang nakagawa niya itong sinamangin at hindi ka ako nag-plan. And so, God continues, amen, to heal this land. God, eto na yung sagot ng Lord sa panalangin natin. Naalala ko nung mga intercession days. That's 20 years ago. 24 years ago. Ilan na si J.I.? 24 years ago. Pag umatan kami noon ng mga conference, intercessory prayer conference, grabe yung mga luhot namin para sa bansang Pilipinas. Kasi raw may plano ang Panginoon sa bansang Pilipinas. Pinili ng Panginoon.
This is the window to evangelism para sa buong Asia at sa buong daigdig. Amen? Para hindi mo mapaniwalaan nun. Kasi ang Pilipinas, palugbok na palugbok eh. Amen? Yung mga prophecy, ganun eh. Pero nakikita mo in reality, pag ganun, babagsak ang Pilipinas eh. Amen? Eh kasi mga politiko noon ng mga ano, walang pakialam eh. Puro mga duwag. Hindi mabangga yung dapat banggain, hindi mabuwag yung dapat buwagin. Kaya alam ko, malapit nang dumating ang Panginoon. And Duterte is a sign. Kasi si Duterte, nilapas ng Panginoon para wasakin at durugin na yung mga dapat durugin. Kasi malapit na siyang dumating. Tignan nyo, si Presidente Duterte, wala siyang panahon sa ano. Sabi niya, kailangan, ano yan, instant. Kaya nga kung minsan, di ba sabi nga niya, wala nang mga ano, shortcut na lang. Wala na mga punta-punta pa sa ano, sa presinto. Mga magpa-file ka pa ng ganito, ganyan-ganyan eh. Wala. Paikot-ikot lang yan. Pag ano, babalik na naman yan. Diba? Marami ganun na yung kanyang ano eh. Yung kanyang thinking. There should be an abrupt solution to an epidemic sa society natin. Kailangan, ano na, madalian na. Kasi nga, malapit na eh. Tapos, malapit na yung katapusan. Malapit na talaga ang dumating ang Panginoon. Kaya ngayon, talagang ano na to, hindi na, ano na, talagang ligligan na to. Talagang Lord, God is cleansing. And the Philippines is not exempted. Amen? Kaya kung ang Pilipinas, inaayos ng Panginoon, kunin natin yung microcosm. Pag sinabi microcosm, yung maliit na picture. Yung Pilipinas, malaking picture ng ginagawa ng Panginoon. Pero kung paliliitin natin, kasi parte ka ng Pilipinas, bahagi ka ng Pilipinas at ikaw ay Pilipino, kung inaayos ng Diyos ang Pilipinas, aayusin ka rin niya. Amen? Sige po. Kaya po kung inaayos ng Panginoon, if God is fixing the Philippines, finally, as prophesied, amen, by many prophets, by many intercessors, by many men and women of God who have come to the Philippines and say, Philippines, you have a destiny. Philippines, you will be a launching pod of the gospel. Paano mangyayari yun eh? Wala nga eh. Titignan mo ang Pilipinas, ang layo eh, nang nilalakbay dun sa gustong tumuhan ng Panginoon. Pero pag hindi ka pala sumuko, makikita mo isang araw, eto na yung sinasabi ng Panginoon. Talagang nililiglig na niya, winawalis, inaayos na niya ang Pilipinas. Amen? At bahagi ng pag-aayos na yun ay ang mga Kristiyano. Amen? Kaya ang unang ginagawa ng Panginoon po sa atin ay God is trying to involve us. God wants us to be involved. God wants us to be sympathetic and not apathetic. Tayo po ay kumuha na, alamin natin kung ano yung dapat nating role. Amen? Nagagampanan sa huling kapanahonan ito. Because I truly believe in my heart that we are living in the edge of our destiny and eternity. Amen? Malapit na pong dumating ang Panginoon. At lagi ko itong yung the parable of the fig tree. Diba? Yung parable of the fig tree, sabi gano'n na, this generation shall not pass. Amen? Hindi na raw lilipas ang generation na yon na makikita na natin ang pagdating ng Panginoon. And the parable of the fig tree is Israel. And Israel, ito ay nung 1948, siya ay nabuo muli bilang isang bansa. Amen? Mula sa kawalan, nabura na siya sa mapa dahil sa disobedience niya. Paulit-ulit na disobedience niya, nagpangalat lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig. Nawala sila sa kanilang lupang pangako sa Jerusalem. Pero isang araw, sa stroke of destiny and faith, merong isang Israelite, a Jew, who was discovered something that was contributory to humanity. Ang sabi ng United Nations, ano ang gusto mong maging regalo sa'yo sapagkat nakagawa ka ng isang bagay na maganda para sa buong humanity? At ang sinabi ng Jew na iyon, sabi niya, I want my people to come and return to our homeland. Gusto ko lahat ng mga Hudyo bumalik na dito sa lupang pangako. Gusto ko lahat ng mga Hudyo sa buong bansa
ay bumalik na dito sa Israel. At yun ang na pong ginawa ng United Nations. Lahat ng mga Hudyo tinawag mula sa Germany, kaya mayroong mga African Jews, maiitim na Jew. Mayroong mga German Jews, medyo maputi, parang kalahi ni Hitler. Mayroong mga iba't ibang Jew, Asian Jew, because they have been scattered all over the world. But by the miracle of God, sila pong lahat ay nagbalikan. At sila pong nakabalik sa kanilang bayan. Yun po yung blossoming of the fig tree. Kailan nangyari yun? 1948. Muli na recognize ang Israel as one of the 180 nations of the United Nations. Naging isang bansang muli ang Israel. Nabura na siya sa mapa, pero naisilang muli bilang isang bansa. Ay pinili kasi ng Panginoon. At kailan yun, 1948, ang sabi, from the blossoming of the fig tree, which is Israel, that generation will not pass and the end will come. So ano ang isang generation? 60 to 80 years. Yan na isang generasyon. Amen? Sa panahon natin ngayon, kasi hindi naman tayo sa panahon ni Noe. Ni Noe, 800 years. Sina Abraham, 800 years sila nabuhay. Pero sa generasyon natin ngayon, ilang taon lang? 60 to 80 years. Yan lang ang pinaka-span ng one generation. So, if you add 48 years from 1948, add 60 to 80. Yan na lang po yung alam kong natitirang panahon bago dumating ang Panginoong Jesus. Kailan yun? 1948. Paki-add nga, mahina ako sa mati. 1948 plus 80. O kaya 60. 2000 ano? Ha? 1948 plus 80. Ha? Ha? 2028. 2028. Anong year tayo ngayon? 2016. Okay, 2016 ngayon. Kanina kwenta nyo 2028. Ah, ayun. From 1948 at 80 years. Kasi yan, sabi ng Panginoon, hindi nalilipas yung generasyon eh. Mula nung naitayo yung fig tree. Yung Israel yon noong 1948, sign yun, signos. Amen? Sign of the times. So from 1948, add 80 years, 2028. Yan na lang ang timing natin sa mundo. Hindi ako nagpo-prophesy, baka sabihin nyo, false prophet ako. Pero I'm just basing technically on what the Bible is saying. Bible nagsabi noon, that generation will not pass away and the end will come. Amen? Napaka-empathic. That generation will not pass away. And we live in that generation. Nabubuhay tayo sa generasyong iyan. And I am so happy that I have lived in this generation. I will get to see the rapture. Amen? I will get to see the Lord. I will get to see the passing of this world. Amen? I will get to see all the prophecies fulfilled. We are that generation. Tayo yon. Amen? At napakapalad natin. Pero oblivious tayo. Ang dami natin mga pinagkakaabalahan, di ba? Ang dami natin pinagkakaabalahan. Wala sa isip natin na lahat ng ito wala namang kabuluhan. Sa 2020, pag nag-rapture, wala. Lahat ng pinaghirapan mo. Parang bula. Amen? Lahat ng mga pinagsikapan mo, lahat ng mga ginawa mo, kinilos mo na wala ang Panginoon, wala yung kabuluhan. Amen? And so, ano ang hamon sa atin? What is the challenge of God to us? Live your life in the edge of eternity. Mabuhay ka sa araw-araw na ang isip mo ay ang Panginoon, ang plano ng Panginoon at ang mga magaganap sa mga huling kapanahunan ito. Lahat ng decision mo, ay, magpapakadalubhasa ako. Magdodoctorate pa ako eh. Kaya 20 years pa yun, mag-aaral pa ako. Masipag kasi ako mag-aral. Amen. Eh, tingnan mo, kung yung pagdodoctorate mo na yan, meron ba yung kahulugan? Meron ba yung kabuluhan sa plano ng Diyos sa buhay mo? Everything, lahat ng desisyon mo ngayon. Okay? Lahat ng mga plano mo ngayon, lahat ng mga desisyon mo ngayon, ibase mo sa mga magaganap sa huling kapanahonan ito. Amen? Kaya, kung tatamad-tamad ka, kung busy ka sa maraming bagay, isipin mo na lang, ito ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? Ito ba ang pinapagawa ng Panginoon sa akin? Is this God's perfect will for me? Amen? Kung darating na nga ang Panginoon, amen, sa henerasyon ito,
hindi nalilipas. Kaya, maniwala kayo, hindi na kayo mamamatay. Matutunghayan nyo na ang rapture. Amen? You will not die, but you will see and declare the works of the Lord. Kaya ako, maraming mga pananakot si Satan sa akin pag may nararamdaman ako, pag may bukol o ano man, parang mabibiyak mo, mamamatay ka na! Sabi ni Satan. Pag may parang nabibiyak yung ulo mo, meron kang mga nararamdaman na hindi mo maipaliwanag. Di ba? Kasi tao lang naman tayo, hanggat nandito tayo. We struggle eh. We fight, we battle it out. Pag ganun ang ginagawa ni Satan, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay. Kasi makikita ko ang rapture. I have come to live to see the glory of the Lord. Amen? Kaya ganun din po kayo, pag meron kayong mga problema para hindi nyo malusutan, sabihin nyo, hindi. Mararapture ako, hindi ako mamamatay out of time. Hindi ako mamamatay nang wala sa oras. Amen? Na kahit na meron kang nararamdaman o meron kang mga nararanasan sa buhay mo na parang ikamamatay mo na, magpabubuhay ka sa pag-asang, hindi ako mamamatay kasi para-rapture ako. Amen! Nabuhay ako na ngayon. Abay, abang ilang ano na lang, ilang hakbang na lang, ngayon pa ako bibitaw, ngayon pa ako mamamatay, di ba? I will live to see the works of the Lord. I will live to see and declare the works of the Lord. I will not die. Amen? Kaya maraming mga pagkakataon, pakiramdam mo mamamatay ka na. Hindi, si Satan lang yung dinadaya ka. Hindi ka kaya mamamatay na. Kasi mag-rapture ka. Amen? Ngayon, ang hamon sa'yo, sigurado ka pa. Pag na-rapture, makakasama ka. Oh, yan ang tanong. Diba? Yan, yung ibang ganyan lang ngiti. Excited na nga, mag-rapture. Kahit ganyan mag-rapture eh. Okay na eh. Pero iba, kinakabakabahan. Kasi parang wala sa will ng Lord. Out of the will of God. Kaya, pero yun, may pag-asa pang bumalik sa kalooban ng Panginoon. Ayun ang tanong, sorry, Giling, paano po ba yung rapture? Paano ba ako makakasama sa rapture yung sinasabi mo na yan? Yung rapture po ay darating si Jesus Christ. Magpapakita siya mula sa langit, bababa siya. Makikita ng ating mga mata ang Panginoong Jesus. Pero hanggang doon lang siya sa alapaap. Kasi tayo ang sasalubong sa Kanya. Yes. Okay. Tapos, tayong mga merong katawang panlupa, mapapalitan yung katawang panlupa natin. Di ba? Pag napalitan yung katawang panlupa natin, ang katawang panlangit, yan, qualified na tayo na pumasok sa kalangitan kasama si Jesus Christ. Amen. Ngayon, hindi lahat kaya makakasama sa rapture. May mga maiiwan kasi hindi sila handa. Sila yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ. Yung makakasama lang kay Jesus Christ, yung mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Kaya marami pag nag-rapture, mga magkakaroon ng chaos, pandemonium ang buong mundo. Kasi mayroong mga piloto na nagmamaneho ng aeroplano na kapag nag-rapture, bibitawan na ng aeroplano, mawawala ng piloto yung aeroplano, magka-crash. Marami mga aeroplano magka-crash sa daigdig. Marami mga tren, mawawala ng driver kung born again yun. Mararapture yun eh. Iiwanan niya yung dinadrive niya na tren. Kaya magbubungguan ang mga tren. Kaya yung mga nangyayari ngayon, ganyan pa lang yan sa mangyayari sa huling kapanahunan. Kasi sabi, ito na po yung tinatawag na Great Tribulation. Amen? Pero yung Great Tribulation, isa na namang katuruan yun. Dahil sa rapture pa lang tayo, ha? Yung rapture po, yung mga makakasama doon, yung mga tumanggap kay Jesus Christ, yung mga na-born again. Kaya huwag kang magagalit pag binoborn again ka ng classmate mo. Pag binoborn again ka ng nanay mo. Pag binoborn again ka ng tatay mo. Kasi yan ang daan para makapasok ka ng langit. Pag hindi ka born again, hindi ka makakapasok ng langit. Hindi ka mararapture, hindi ka makakasama ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya siguraduhin mo araw-araw ng buhay mo, ang puso mo ay ayos sa Panginoon. Para anumang oras dumating ang rapture, ready ka. Kahit natutulog ka, safe na safe ka. Amen? Mararapture ka. Amen? Pero yung mga wala sa will ng Panginoon, nasa backsliding, kinakabahan kaya yan? Kasi alam nila, in their hearts, hindi sila makakasama sa rapture.
Amen? So pag ang sabi ko kanina, marami pong mga, umpisa na yun ang tribulation, maraming mga, magtataka ang buong mundo kasi ang daming namatay, ang daming nawala, malam, hindi namatay, ang daming nawala, hahanapin tayo ng mga tao, hahanapin ka ng mga kaklase mo, hindi ka na pumapasok, kasi na-rapture ka na pala. Kaysa nga lang, pag nawala yung mga kaklase mo, ikaw na lang natira, kalahin mo sarili mo, baka na-rapture na sila, ikaw na lang naiwan. Meron ako isang pinsan ko kay Pastor Ricky. Minsan daw nakarinig siya ng parang trumpeta. Hindi ko alam kung trumpeta lang yun ng banda sa piyesta. Pero kinabahan daw siya. Sabi niya ganun. Sabi niya ganun, lumabas daw siya. Sabi niya ganun, ala, rapture na yata kasi parang masyadong mahaba yung trumpeta. Eh, sabi ng Bible, it at the last sound of the trumpet, yun ang sign. Bago mag-rapture, meron isang mahabang pagdunog ng trumpeta pagkatapos rapture na. So, alam na yun eh. Nabasa niya sa Bible, backslider siya. Nakarinig siya isang mahabang pagdunog ng trumpeta. Lumabas siya ng bahay. Hinanap niya kung meron bang banda na nag-tunog. Eh, wala raw eh. Natakot siya. Alam mo, pasok siya ng bahay, nag-repent siya. Bumalik siya sa Panginoon. Kasi alam, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi kung nangyari ang rapture noon, alam niya hindi siya makakasama. Natakot siya, umiyak siya. Kinalabit siya ng Panginoon. At dumula nung bumalik siya sa Lord. Amen? Kasi alam niya yung rapture eh. Narinig niya yun eh. Yung mga backslider, alam kaya nila yan. Alam nila ang rapture. Alam nila na magaganap niya. At alam nila hindi sila handa. Amen? Kaya ito naririnig natin para tayong maging handa anumang oras, anumang pagkakataon. Pag mayroong nakalagay dito na headset, ano yung pinapakinggan mo? Sa Lord ba yan? O kay Sting yan? Hindi ka handa. Pag nag-rapture ngayon, hindi ka makakasama. Pinapakinggan mo, hindi sa Lord eh. Amen? Walang puwang sa langit yung ganyang tugtugan. Amen? Ang tinatanggap sa langit, yung mga pagsamba, papuri. Amen? So lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng binibigkas ang dila mo, lahat ng pinaplano mo, lahat ng ito, ilinya nyo. Amen? Sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Word of God. Live your life according to the plan of God. Huwag yung according to your will, according to your plan. Amen? Kasi hindi ka sigurado dyan eh. Pero kapag ang buhay mo, you live it according to yung itong mga rapture, ilinya mo dyan lahat. Amen? Para dumating man ang pagkakataong yon, alam mo sa puso mo. Amen? Payapang-payapa ka na ikaw ay ligtas at handa. Amen? Amen. Okay po ba yun? Amen. So malapit na pong dumating ang Panginoon ha. Kaya yun pong rinirimay sa atin ng Panginoon. Buksan natin ang mga mata natin. Lumabas po tayo sa comfort zone natin. Tama na yung iniisip lang natin, yung pamilya natin, yung sarili natin, yung anak natin, yung tatay natin, yung nanay natin, yung pusa natin, yung aso natin, yung alaga natin. Lumabas ka. Amen. Tingnan mo marami pang nangangailangan ng pananamin. At ang bansang Pilipinas, ikaw ang kailangan. Hindi sila. Kasi sila, hindi sila papakinggan ng Diyos. Ngayon, meron na naman silang bagong santo. Si Saint Teresa. Ako, nadagdagan na naman yung luluhuran nila. Nadagdagan na naman yung aalayan nila ng mga kandila at mga bulaklak. Nadagdagan na naman yung pangalan ng mga, bibigyan nila ng mga petitions and prayers. Amen? Pero wala, hindi sila papakinggan ng Diyos. Tayo. Sapagkat tayo po ang tinawag ng Panginoon. Amen? Ikaw, ginaganahan ako eh. Paano kaya yan? Sige, tayo po ay umuko. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa assurance, O God, na kami mga anak mo at dumating man ang pagkakataon na darating ka na upang kami kunin. Ang puso namin, Lord, ay nasasabik at handa. 100% walang katakot-takot na kami po ay makakasama. Pero kung ang aming mga puso po ay may agam-agam, so araw na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Naninikluhod.
humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Isaiah 59:1, hindi maikli ang aking kamay upang hindi ka maabot. Hindi bulag ang aking mga mata upang hindi ka makita ang iyong kalagayan. At hindi ako bingi upang hindi marinig ang iyong mga hinaing at panalangin. Pero mayroong isang hadlang, at yun ay ang kasalanan. Kaya naman kung meron kang kasalanan inaalagaan sa puso mo, sa oras at araw na to, isuko mo sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon, kasama ang iyong buhay, kasama ang iyong lahat-lahat. At nais kinagtulungan, kapatid, maaari ikaw ay isang kabataan, hindi mo lubos na naunawaan ang iyong mga naririnig sapagkat ito ang iyong unang pagkakataon na makarinig ng mga ganitong katuroan. Pero alam mo ba, hindi aksidente kung bakit ikaw ay narito sa araw na to? Ito ang araw na itinakda ng Diyos para sa'yo. Para sabihin sa'yong mahal ka niya. At nais ka niyang makapili sa kalangitan pagdating ng panahon. Paano mangyayari yun? Simple lang. Buksan mo ang iyong puso at ialay mo sa Diyos ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng panalangin ito, maaari ka pang sumunod. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo, kasama ng paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanan mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, patawad po. Nagkasala ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kakulangan, sa lahat ng aking kalabisan, sa lahat ng aking pagsuway, sa lahat ng aking hindi pagsunod sa iyong kalooban, sa aking paglalamig, sa aking pagre-rebelde, sa aking pagtatampo, sa aking galit, sa aking sama ng loob, sa aking inanakit, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nakikita mo sa aking puso upang maging hadlang, patawad po. Humihingi ako ng tawad sa oras na to at muling nagsusuko ng buhay. Tanggapin mo ang aking puso't buhay, Panginoon. Paghariin mo ako. Ikaw ang maging Diyos ko at Panginoon. Ikaw ang aking maging tagapagligtas. Ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At pagkalooban mo ko ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin, kapatid. Kung yun ay pinanalangin mo mula sa iyong puso, ikaw ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan, at ang iyong pangalan ay inilista sa aklat ng buhay sa kalangitan. At ikaw ay nakatanggap ng pinakadakilang himala sa lahat, ang himala ng kaligtasan. Kaya naman sa oras na to'y, ang nais ng Panginoon, hindi ka lamang manatiling isang Kristiyanong walang alam. Ang nais ng Panginoon, patuloy kang matuto. Kaya naman patuloy kang dumalo sa mga ganitong gawain. Patuloy mong hanapin ang katotohanan, basahin ang kanyang salita. Ito na ang panahon na ang salita naman ng Diyos ang sisirin mo. Ang salita naman ng Diyos ang unawain mo. Ang salita naman ng Diyos ang pag-aksayahan mo ng oras. Ito na ang panahon na ang Biblia naman ang yakapin mo. Kapatid, basahin mo ang kanyang salita sapagkat ito ang kalooban niya sa iyong buhay. Hindi ka mapapaniwala kapag binasa mo ang Biblia. Bagkus, magaganap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya naman sa oras na to, ako na lamang mananalangin, Panginoon, kasama ng iyong pangako ay ang pangako ng kaligtasan, himala, kagalingan, pagpapala, at katagumpayan. Kaya naman naman sino ang nangangailangan man, Panginoon, sa aking mga kapatid, ng himala ng kagalingan sa anumang sakit karamdaman, hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila, Panginoon, ang himala ng kagalingan. At Lord, kung sila man ay nilalansi ng kaaway, na sila ay mamamatay na sapagkat meron silang sakit karamdaman, hayaan mo na ang kanilang palampalataya, O Diyos, ay tumaas at tumibay at ideklara nilang sila ay mabubuhay hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Panginoon, maraming salamat. Sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng kalayaan sa bisyo at kasalanan, ibigay mo ang iyong grasya at biyaya at habag. Palayain mo ang aking kapatid, Panginoon. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus.
Tanggalin mo, Panginoon, ang pagnanasa sa nikotino. Tanggalin mo ang pagnanasa sa droga. Tanggalin mo, O Diyos, ang pagnanasa sa pornografiya. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagnanasa sa mga buntong bagay, O Diyos. At palayain mo ng ganap, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng kabanalan ng buhay, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At anuman, Panginoon, ang mga pangangailangan hindi ko kayang banggitin. Kayo na pong magbanggit sa Panginoon na nandito po siya't nakatunghay at nais po niya tayong katagpuin. Sapagkat tayo'y nilinis niya kanina sa ating panalangin ng paghingi ng tawad, ang sabi niya'y hindi na maikli ang aking kamay upang hindi ka maabot. Hindi ako bulag para hindi ko matagnan ang iyong kalagayan. At hindi ako bingi para hindi ko marinig ang iyong pagsamo at pagtawag. Ngayon, tumawag ka sa Panginoon. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo. Ikaw nakakala makipag-usap ka sa Kanya. Nandyan lang siya sa tabi mo. Nais kanyang kalingain, pagpalain. Nais niyang tugunan ng iyong mga pangangailangan. Sapagkat siya ang Diyos na hindi niya pwedeng itanggi, siya ay mabuti. Kaya naman, maranasan mo nawa ang kabutihan ng Diyos. Come on, tell God your worries, your problems, your needs, your desires. Tell it to your God now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabasyakarabakanda. Come on, nandyan po ang Panginoon. Kayang-kaya niya kayong abutin. Pinapakinggan niya lahat ng inyong hinaing. It's between you and God now. Wala na po ako sapagkat wala po akong magagawa para sa inyo. Pero ang Diyos meron. Kaya naman sabihin niyo po kung ano ang pangangailangan niyo sa Diyos. Sabihin niyo po kung anong pangangailangan niyo sa Diyos. Use
this life, oh God. Sapagkat ano pa ba ang gagawin namin sa mundo ito? The purpose that we live is to give you glory, honor, and praise. Yes, oh God. Thank you.
journey that we are about to take. Father, we thank you and we bless you. And we commit to you our lives once again and seal it with the precious blood. Let every commitment, oh God, be sealed with the precious blood of Jesus. Let every commitment that was done today, oh God, let every life that was offered to you today be sealed by the blood of Jesus. And until the day of the Lord Jesus Christ, let it be protected, O Lord God. Maingatan, Panginoon, hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik, ang pag-aalay na ito ng buhay. Maraming maraming salamat, Ama. Mahal ka po namin at patuloy ka po namin mamahalin hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, kalolasira at karangalan. Isa pa pinapasasalamatan ko no last Sunday anniversary. Dinala ko yung nanay ko dito. May sakit ang nanay ko. Hindi ko alam, complicated siguro, but makaya-kaya rin ang prayer namin. Sabi ko, Nay, kaya mo mag-fasting? Sabi niya, oo, si Lord nga, Nay, ilang taon, di ba? Kinaya, tayo pa kaya? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, anak, hindi ako makakalakad. Sabi niya, magpapakamatay na lang ko. Sabi ko, Nay, wag. Tumawa lang ako sa kanya, sabi niya. Sabi ko, pag naano ka mamaya kay Pastor, gagaling ka sa pangalan ni Jesus, sabi niya. Sabi ko sa kanya. And then, yung nanay ko, Katolik yan, as in, hindi talaga yung nagsisimba. Hindi yan. Nakikinig lang yun sa amin kasi ate ko, born again din, mga anak niya. And then, yung pagdating namin dyan, nagdating yung healing time. Umiyak, sabi ko, Nay, bakit ka umiyak? Sabi niya, na-touch ako sa prayer ni Pastor. Wala na yung sakit ko. Sabi ko, my God! Sabi ko, wait lang po sa mga kinilang. Sabi ko, hindi ako tumawag sa Mindanao na gumaling yung nanay ko dito. Sabi ko, gusto ko yung nanay ko this coming 17 kasi uwi na siya. Kasi nga wala na siya yung trabaho dito. Sabi ko, gusto ko siya yung magpapatotoo doon sa mga kapatid ko. Ito rin, napapasalamat ako kasi yung time na nag-iirap kami dyan, sabi ng bayaw ko, sabi niya, may pagkain kayo dyan? Sabi ko, wala. Sabi niya, ito ay tinda mo. Sabi niya, wala kong ano, financial. Wala talaga, as in, even pamasahe, pinaprovide minsan ni nanay. Salamat kay nanay dahil ginagamit siya lagi ng Panginoon. And then, sabi ko sa kanya, Nay, hindi na tayo magugutom. Ito, binigyan ako ni Lord ng puhunan. Kasi sabi ng ate ko, sabi ng bayan ko, sabi niya, narinig ko yung panalangin mo. Sabi ko, praise God. Sabi ko, yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tunay na patuloy akong binibigyan ng Lord ng lakas. Na kahit araw-araw ako yung mahayo, meron nga ako nararamdaman, binabaliwala ko yun. Sabi ko, demonyo lang yun. Kaya tuloy-tuloy ang aming evangelism, follow-up, kasama ko sina Sister Evelyn, Sister Elma. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ibinigay ko na sa iyo ang buhay ko at hanggang sa bawiin mo ito'y magamit mo sa maraming tao. Yun po ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Sige, nais ko lang magbalik pasalamat sa Panginoong Diyos na buhay. Nagdaang month na rin po ito. Doon po sa may bandang Aurora naglalakad, bumaba ako ng jeep. So, nakaugalihan ko kasi na lumingon, pero nung mga oras na yon hindi ko tinignan yung likuran ko. Bigla na lang ako nagulat. Lumagapok yung likod ko, tapos hands up talaga ako. As in, bagsak ako sa bumangga sa akin, binangga ako na ng motor. Pero salamat sa Lord kasi ni galos, ni sakit ng katawan. Wala akong naranasan, wala akong naramdaman. Tunay nga na dakila ang ating Diyos na buhay. Ano man ang daan, ano man mga pagsubok, trials, kapahamakan na dadaan sa ating mga buhay. Hindi tayo gagapiin ito. Sapagkat sa Diyos lamang po tayo nananalig at nanampalataya. So sa Kanya lamang po ang kapurihan. Okay, pagbukas po tayo sa 2 Corinthians 9 verses 6 to 15. Ang sabi dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.
Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. He will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of your service, by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession in the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because the surpassing grace God has given. Thanks be to God for His indescribable gift. So verse 7, sabi, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dapat tayo pag nagbibigay, hindi yung masama sa pakiramdam natin na hindi labag sa kalooban natin. Dapat kung ano yung sa tingin mo sinasabi ni Lord sa iyo. And sabi sa verse 8, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, may kakayahan ang Lord na i-provide yung mga pangangailangan natin. Kung madalas pa nga, diba, sobra-sobra pa. Kasi gusto ni Lord na sinishare natin yung blessings natin sa iba. Sabi sa verse 10, for God is the one who provides seed for the farmer and bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So, kung paano daw mag-provide ang Lord sa farmer ng seed, pati yung mga pangangailangan niya, ganun din sa atin na magpo-provide din siya sa atin. At minsan pa, hindi lang yung pangangailangan natin, kundi yung mga gusto din natin na binibigay ni Lord. At ini-increase niya ito para magbigay din tayo sa iba. So verse 12, sabi, this service that you perform is not only by supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expression of thanks to God. So yung binibigay natin, hindi lang ito nakakatulong sa mga gawain ng church at sa pangangailangan dito, kundi nagpapakita din to ng sobrang pasasalamat kay Lord. Example, like, di ba sa iba, pag may nagawa yung iba sa atin na maganda, minsan, pag gusto natin sila pasalamatin, nagbibigay tayo, di ba? Nagbibigay tayo ng kung ano yung sa tingin natin yung okay lang na sa kanila, na kung ano yung sinasabi ng puso natin. So, si Lord ganun din. Hindi naman niya tayo pinipilit na magbigay ng kung ano man yung ikakasama ng loob natin. Yung kung ano lang sinasabi niya sa atin. Kasi, hindi naman it's not about kung gano'n siya kalaki or gano'n kaliit. Kasi ang tinitingnan naman ni Lord, kung gano'n kalaki yung puso mo na magbigay. At kung... Amen po ba? And kung gano'n ka generous. So... So dapat magtitiwala lang din tayo kay Lord na ibabalik niya din sa atin lahat. Kasi... lahat din naman talaga nanggaling kay Lord. So, pinabalik lang din natin lahat sa Kanya. So, let's worship through giving. So, tayo po ay magbigay with, for God loves a cheerful giver. So, nabigay na po ba natin yung the best natin kay Lord? So, ipag-pray po natin yung mga binigay po natin.
Panginoon, salamat po sa araw na ito na dinako niyo po, Lord, sa gawain ito, Lord, oh God. At i-bless niyo nga po ang mga taong nagbigay, Lord, oh God, ng tapat, Lord, oh God. I-bless niyo po sila at ang kanilang buhay, Lord, oh God. And I pray na magbigay po sila sa susunod na gawain, Lord, oh God. And Lord, pinag-pray ko, Lord, ang yung sa mga tao po wala pong kakayahan mabigay, Lord, oh God. Bigyan niyo nga po sila ng pagkakakitaan, Lord, upang makasama po sila sa gawain ito, Lord, oh God. At makapagbigay din po sila sa iyo, Lord, oh God. And binabalik lang po namin ang lahat ng pagkulit. Pasasalamat, Lord, sa pangalan mo lang. Amen. So much love in the kingdom.